Hello mga kaibigan, magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi, kung saan po kayong panig ng mundo. Pag-usapan natin po ulit kung anong depression. Mga kaibigan, ang depression po ay hindi simpleng problema, maaari itong ikamatay. Hindi po lingit sa kaalaman natin, kahit yung mga taong sikat na, mga artista, kahit simpleng tao, pwedeng tamaan ng depresyon. Ang depresyon po kasi ay isang traitor na problema. Ito po yung pakiramdam na matinding-matinding pag-aawa sa sarili. Matinding lungkot. Hindi mo naiintindihan kung paano talaga yung sakit. Iba-iba po kasing mga karanasan natin sa buhay, yung mga sakit na naranasan natin. Gusto ko lang po na i-share na kapag meron po kayong kakilala o mga kaibigan na nakakaranas ng depresyon, tulungan niyo po sila, huwag niyo pong hayaan na sila ay mag-isa. Kasi yung mga taong nag-iisa, nanadidepress talaga, vulnerable po sila sa baka maisip nila pong magpamatay. Ang depresyon po na tinatawag ay yung kawalan ng kahalagahan mo sa buhay, yung wala ka nang nakikitang halaga sa buhay, kaya matindi po siyang problema. Yung depression na sinasabi po ay maaring ikamatay. Marami kasing kadahilanan na na-depress ka. Minsan yung mga kapapanganak pa lang, yung tinatawag na postpartum na depression, isa yan sa mga klase na na-depress ang isang babae. Sa mga tao naman na maraming mga matitinding problema, yung may mga tao po kasi na hindi nila alam na pero meron po pala silang depression, tapos hindi nila alam kung paano to siya i-handle, paano nila ihawak. Kumbaga biglang nabigla sila sa ganun na sitwasyon na ikinalungkot, napakalaking kalungkutan na hindi nila naiintindihan. Ang gusto ko lang ipaalam sa lahat na kapag meron po kayong kakilala na nakikita yung depression sa kanila, meron po akong unang video na mga 7 sinyalis na nakakaranas na ng depression ng isang tao. Pag meron kayong mga kakilalang ganoon, huwag niyo po silang iwanan. Bigyan niyo po sila ng payo. Huwag niyo po silang hayaan na paraging mag-isa, yung parang nararamdaman nilang walang kwenta yung kanilang yung buhay nila, kasi baka po ikaw na lang, ikaw yung makapagbibigay sa kanila ng pag-asa at saka pwede mo pang mailigtas yung mga taong ganun. Kasi po hindi po linggit sa kaalaman natin na napakarami ng tao, kahit yung mga sikat na mga Korean stars, mga artista, kasi nga po traitor yung depression na sakit. Pwede ikamatay, suicidal attempts, gano'n. Kaya, kung maaari, kapag may kilala kayong gano'n, huwag niyo po silang iwanan. Yun lang po talaga. Suportahan mo. Moral support, emotionally, psychologically. Kasi po, gusto kong ipaalam sa lahat, sa mga gustong makinig sa aking muting channel, na may kalat natin sa mundo na mapigilan itong ganitong klaseng karanasan, kasi kikitil ito ng maraming tao. Depende po kasi yun. Walang pinipiling kasarian, lugar, edad. Yan ang depression. Kapag tinamaan ka, maaari mo ikamatay ito, ikawasak ng buhay mo. Gagawa din po ako ng separate na video kung paano natin malabanan ang mga depression na yan. Kasi ito po yung napili kong niche sa aking YouTube channel, sa muting channel ko po. Karoon lang ako ng advocacy na maka-reach out, makapagsalita sa mga ibang tao, i-share ang experience ko habang kami po ay OFW dito sa Saudi Arabia. Ako nga po pala ay isang domestic helper dito sa Saudi Arabia. Hindi po lingit sa kaalaman natin na marami na po mga kababayan nating OFW na namamatay dahil sa depression na yan.
Kaya sana, malabanan natin. I-share ko po sa inyo yung mga pwede natin gawin. Depende po kasi sa may level po kasi ang depresyon na nararanasan ng isang tao. Kaya siya tinatawag na traitor na problema kasi hindi mo naman linano yon at hindi mo yung isang taong ganun na natatamaan ng depresyon, pwede niyang ikamatay yun. Yun lang po ang nalalaman muna po ng aking video ngayon. Sana po may natutunan kayo. At magagawa rin po ako ng mga videos na kung paano natin malabanan ang depresyon. Kasi kapag ang depresyon ay nalabanan mo, makaka-move on ka na. Makapagpapatuloy ka sa buhay mo. Diba po? Maraming salamat po. Mag-subscribe kayo ha, mga kaibigan.